Sabi ko, ako okay, ikaw, musta ka na, hayop yung inday na yan dahil sa ingay, sumabog ko pa lang hype na yan, pati sila, manang ay, BBM, dinadami niya, saka ululan niya, peeling close siya. So, yung masabi ni Victor, oh, anong gusto mo gawin ko doon? May warrant ba yon? Stay safe and healthy, magpapasko na. Anong gusto mo gawin ko doon? May warrant ba yon? Sabi ko, maraming humahanting sa kanya, ikaw lagi niya pinagmamalaki, pero naisip ko, malamang, di mo na alam, nagagalit ka, nagagamit ka ng hayop na yan. Dinamay niya pa sila Attorney Gadon, Attorney Acosta. Pag dumating sa kanila USB, good luck sa kanya. Sabi niya, sige, check ko. Matagal na kami di nag-uusap. Dami mga hackers at scammers ngayon online, kaya medyo busy. Stay safe ka, kahit palagi mo akong bash, okay lang. Pinulap mo buong mundo sa angas mong nag-aapoy. Bugong nananalaytay, kayong manggilahing Pinoy. Ang presko mo, ang yabang mo, pero super astig mo. Francis, Leo, Marcos, labuyo ka ba ang anghang mo? Yo, what's up mga tropa peeps? Yan, ako na-miss ko yung ganitong vlog. Kaya po ako napa-vlog din. Tapos isa pa, medyo alam niyo po yung parang meron talagang pumapasok sa isip ko na parang hindi maganda talaga itong ginagawa nitong isang tao na ito. Kaya nga po alam niyo itong babaeng to, ha. Sobrang to, eh, sa totoo lang. Sumusobra na po. Parang dito ko napag-isip-isip talaga na talagang shot lang talaga ay magaling lang manira at magaling lang po talagang. Yan, napakagaling lang talaga ng bunganga. Yan, nako, itong babaeng ito sobra talagang galing. Alam niyo po, sa dami ng kanya mga pinagsasabi, parang wala akong nakita man lang tumama, eh. Parang wala man lang akong narinig na totoo sa kanyang mga sinasabi. Lalo pa noong inilabas ni Ma'am Army Roldan itong mga yung voice message na galing doon sa GC na Stand for Truth, kung di ako nagkakamali, yan. Stand for Truth pa, yan, GC daw yan, itong kasama si Inday Camote, na yun, ang dami niyang na-name drop na mga tao dyan. Tapos ito po, dito po ako parang talagang napapaisip talaga ako. Sabi ko, paano nangyari to? Kachat ni Maring Yama itong si Vic Lorenzo. Tapos, sinasabi kung ano yung gustong mangyari ni Maring Yama dito kay Inday Camote. Kasi nga daw, eh, kung ano-ano daw sinasabi nitong si Inday Camote. Sa totoo lang po, na-i-vlog ko na yan. Na itong tao talaga na ito, si Inday Camote, talagang wala itong gagawing matino at talagang ito, talagang sumasakay lang sa issue para makapanghut-hut, para makapang-scam lang talaga ng pera. Paano ko nasasabi yan? Eh, kita nyo nga po. Yung bang mga tao na sinasabi niya, si Attorney Larry Gadon, tingin nyo ba kilala siya? O kaya tutulungan talaga siya? O kaya talagang meron ba talaga silang connection para bigyan siya ng abogado? Diba? Napakadali namang sabihin yan. Magpapaset ako ng meeting kay Attorney Larry Gadon. Magpapaset ako ng meeting kay Aimee, kay BBM. Napakadali lang po sabihin yan, eh. Pero hindi kayang patunayan. Napakahirap pong patunayan yan. Lalo na alam mo naman sa sarili mo na hindi mo yan kayang gawin. At wala ka talagang koneksyon dyan sa mga tao na sinasabi mo. Kaya katulad nga yan. Saan ka po nakakita? Kachat ni Maring Yama, ito si Vic Lorenzo. Ganun ang usapan nila. Alam ko marami sa inyo nakapanood na yan. Yung usapan ni Yama sa kanil Vic Lorenzo. Alam niyo po yung itong taong ito, sinasabi lagi ang pangalan ni Vic Lorenzo. Tapos ngayon, parang ang dating, dinidinay siya ni Vic Lorenzo. Tapos, sabi pa ni Vic Lorenzo, matagal na daw silang hindi nagkakausap. So, ano ibig sabihin yan, Inday? Ibig sabihin, gumagawa siya ng kwento para makapang-scam. Gumagawa siya ng kwento para maging mabango ang kanyang mga pangalan doon sa mga tao sa loob ng GC na yun, para makakuha ng donasyon. Yun. Galit na galit sa mga nagbibigay ng tulong sa FLM family, dahil nga syempre tumutulong ang FLM family. Tapos mga OFW daw ang punteriya nitong FLM, nitong grupo ng FLM, at talagang ini-scam daw yung mga
OFW. Eh ano naman ang tawag mo dito kay Inday? Kayo, wala kayong napatunayan na isa man sa amin ay nang scam. Maaaring yung isa umalis na. Pero sa mga natira sa amin, wala kayong napatunayan na kami ay nang scam o kumuha ng pera sa mga OFW at ginastos lang namin ang pera sa wala. Yan. Akala alam niyo itong si, ano, si Inday Kamote. Sa tingin ko, hindi masaya Pasko nito eh. Bakit? Eh kasi nilabas ni Arnie Roldan yung ano, yung video ng kanyang voice message. At alam ko naman na nabahala si Inday dyan kasi lumabas ang baho niya. Ngayon, ano ang mga pwedeng mangyari kay Inday? Oh, pwede siyang ilaglag nitong si Vic Lorenzo. Bakit? Si Vic Lorenzo ay chief. Ha? Chief ng isang division ng NBI. Siya ay merong iniingatang pangalan, siya ay merong iniingatang reputasyon. Ngayon, lagi siyang dinadrag or lagi siyang niname drop nitong walang hiyang babae na ito. At tingin ko, parang busit na si Vic Lorenzo dito kay Inday Kamote. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga, itinatanong si Maring Yama, ano ba gusto mong gawin dyan? Diba? Parang alam mo yung sumusobra kasi yung yabang. Nauuna yung yabang nitong si Inday Kamote. At wala, hindi niya naiisip na maaari na yung taong kanyang niname drop ay makausap ng isang taong may visit sa kanya. Hindi niya naisip yon. Kaya alam niyo po, talagang sabi ko dito sa tao na ito, dapat talaga dito bigyan. Bigyan ng leksyon. Lalo na tinatanong pa ni ano ni Vic Lorenzo kung meron daw ba itong warranto pares kung may kaso. Eh, matagal na po may kaso. 1997 pa nga yung unang warranto pares. Bakit hanggang ngayon hindi po nahuhuli? Kailangan pa po ba na meron pa ulit na mangyari? Katulad nung nangyari doon sa Tarlac, meron nangyari sa Tarlac, 'di ba? O tapos ngayon, napakabilis ng proseso ng hustisya. Merong mga lumalabas na mga na sesentensyahan kagad yung mga kaso. Alam niyo, napakabilis nung merong nangyaring masama. So, kailangan pa bang may mangyaring masama bago maaksyonan itong nangyayari ngayon na ginagawa ni Inday Kamote na name drop ng mga tao na masasabi natin na kilalang kilala talaga sa lipunan at hindi nga natin sigurado kung talaga bang meron siya diyang koneksyon. Eh ako sa ganang akin lang, kung ito merong koneksyon na kay Attorney Larry Gadon, BBM, Rapi Tulpo, kay Aimee Marcos at talagang siya ay close na close kay Vic Lorenzo, aba, masasabi ko eh talagang ikaw ay VIP Inday sa mundo ng mga nagtatrabaho sa gobyerno. Bakit? Eh syempre, eh mga bigating yung mga tao na sinasabi mo. Pero hindi yan maganda dahil wala ngang katibayan itong si Inday Kamote. Puro hearsay lang, puro sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Wala namang maipakitang pruweba. Katulad noon, nung sinasabi niya, kachat niya si Vic Lorenzo. Sa talaga bang si Vic Lorenzo yung kachat niya? Talaga bang yun yung number ni Vic Lorenzo? Diba? So ngayon kung napag-isip-isip, ito talagang si Inday Kamote. Gusto lang talaga makahut-hot at talagang sumasakay lang sa issue, nagpapanggap na tagapagtanggol ng mga nabiktima kuno ni FLM, pero ang talagang kanyang adhikain ay makakulimbat ng pera sa mga tao na sumusuporta sa kanya. Bakit ba sila nag-aaway-away, di ba? Halagang 3,000 lang pinag-aaway-awayan. Kaya nga po, alam niyo po, talagang dito sa laban na ito, makikita naman natin habang tumatagal kung sino talaga ang ano, walang ya, kung sino talaga yung ang puso ay talagang para lang manira kaysa doon sa talagang nagtatanggol. Kaya nga po, napakalaking aral po nito sa nangyayari dito kay Inday. Sana talaga masampulan yan. Sana talaga ay mabigyan yan ng leksyon dahil napakasama ng ginagawa mo, Inday Kamote. Hindi pangkaraniwan yung ganyan. Name drop ka ng name drop. Pati ang opisina ni Attorney Persida Acosta, kinakalaban mo. Tama ba yun? Hindi mo ba alam na ang PAW ay isang kapitapitagan at karespe-respeto na sangay ng gobyerno na tumutulong sa mga may hirap na walang pambayad sa abogado? Kaya alam niyo po, napakaganda nito kung sakaling si Vic Lorenzo kakalusin itong si Day Marie.
Napakaganda niya. Bakit? Kasi malilinis ni kahit papaano malilinis ni Vic Lorenzo yung pangalan niya. Dahil sinira ng sinira at talagang ni-name drop ng ni-name drop, kinaladkad ng kinaladkad netong si Inday Kamote. Yun. So, yun lamang po ang gusto ko pong i-share sa inyo sa araw na ito. Merry Christmas po. Pasensya na kung kahit Pasko eh nakapag-vlog tayo ng ganito kasi medyo na-miss natin at marami naman tayong oras. At hindi naman tayo, kumbaga, busy. Kaya yan, nakapag-vlog. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa aking channel. At, God bless us all. Sabi ni Mac Pablo, in life, if you are intelligent, you are admired. If you are wealthy, you are envied. If you are powerful, you are feared. But if you are blessed with wisdom and a good heart, you are remembered. Payakap nga. What's up mga tropa peeps?